Hello mga lalabs, mga vayots, magandang hapon from Kuwait, magandang gabi Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon or gabi sa man sulok ng mundo. Miga love shoutout sa mga kapwa ko po FWs around the world. Hello, miga love shoutout po sa inyong lahat at kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share. Maraming salamat. So dito po tayo sa hearing kanina kung saan ay si Jingo Estrada ay consistent pa rin po siya sa kanyang paninira, no? Sino ba ito? Ex-PDA agent Jonathan Morales na hindi na po napunta doon sa issue ng 2012 PDEA leaks, no? Kundi kinakarakter assassination pa rin po ni Jingo Estrada si Jonathan Morales. Pinipersonal na po niya. So ngayon, ito si Jonathan Morales, hindi nakapagtimpi. Talagang nasuntok ni Jonathan Morales sa panga ng dalawang bisis si Jingoy Estrada. Dahil sa, imbis na si Jingoy mag-focus doon sa isyo, ulitin ko, pinipersonal po siya. So, napahiya si Jingoy Estrada na tumatayong abogado ni Maricel Soriano at ni Bongbong Marcos dyan sa Senado. So dito ay harapang sinampal ni Morales si Jingoy. Sandali ah. Sandali ah. Estrada patungkol sa akin para namang ako talagang hinuhusugahan ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman, hindi kagaya po ang ating butihing senador likewise Jingoy Estrada. Gaya nga ng sinasabi mong lumalabas sa bibig mo, huwag pakialaman ni ex-PDEA agent Jonathan Morales ang kaso mo. So ganun din ikaw, huwag mong pakialaman ang kaso ni Morales dahil taliwas yan or hindi yan ang pinag-uusapan dyan sa Senado. Kundi hindi naman si Morales ang iniimbestigahan dito. Yung PDEA leaks dahil nga sa lumabas yan or inilabas ni Maharlika na kahit ako nagsabi nung time na yun na dapat kung sino man yung nakapirma dyan sa PDEA leaks na yan, dapat lumantad. At yun ay walang iba kundi si Jonathan Morales. Kaya siya lumantad. Kaya siya sumulat sa PDEA na dapat pag-usapan nila. Sumulat siya sa, sabi niya sa nakaraang hearing doon sa, parang sa Malacanang payata. Ayusin, dahil siya nga ang nakapirma doon at hindi yun natuloy dahil nga hinarangan ni Paquito Ochoa na dating executive secretary ni Pinoy na kung saan ay kaopisina kasama ni Lisa Marcos sa kanilang business na law firm na Most. O Marcos, Ochoa, parang si Bastian yata yun at saka Tan. Parang yata yung ganun yung letter S, hindi ako sure. No, yung si Bastian ba yun? Something ganyan. So, yun. Kaya nga, walang record ang PDEA na sinasabi dahil nga hindi natuloy. Pero mayroon pong papel. At dito po, kahit anong sabi ng PDEA dito, na AI generated or gawa-gawa yun, hindi kumbinsido si Senator Bato de la Rosa at siya na mismo ang nagsabi at naniniwala siya na totoo ang papel na iyon na isiniwalat ni Maharlika dahil doon sa puncher at lumang-luma yung papel. O ikaw ba na may 2012? May gitsang dekada na yon. Di po ba? 2012, something ganyan. So, totoo,
si Senator Bato na mismo ang nagsabi na totoo yung papel na yun, ang original. Paano nga naman, tama nga naman si Senator Bato de la Rosa, paano magkaroon ng Xerox kung walang original? Common sense. So yung original na yun, hindi alam kung sino ang nagtago nun. Either nasa PDEA, kundi sinunog na nila yun para wala talagang ebidensya na magpapatunay na si Marcos Jr. alias Bongit at si Maricel Soriano ay lumoloklok once upon, lumoloklok, lumalaklak, lumalamon, sumisinghot once upon a time nung March 11 or 12, 2012, dyan sa sinabi din ni Maricel Soriano, kinumpirma niya na kanyang condo unit na 41C ba yun? Sa Rockwell Tower sa Makati. Na yun yung nililihis dito ni Jinggoy Estrada na imbis iyon ang itanong kay Jonathan Morales, ay yung mga kaso pa ni Jonathan Morales ang kanyang iniimbestigahan dito, na as if na si Morales yung subject dito iniimbestigahan. No? So ngayon, pahiya si Jinggoy dito. Si Morales, nakikipaglaban pa sa kanyang mga kaso at wala pa siyang conviction. Unlike dito sa tinatawag pa nilang Your Honor na hindi naman po sana pwedeng tawagin itong kagalang-galang si Jinggoy Estrada dahil convicted siya sa bribery or panunohol sa kaso. No na yan? So hindi na po siya dapat tawagin Your Honor. Isang convicted, tawagin mong Your Honor, parang naglulukuhan tayo dito. Siya pa ngayon yung, siya pa yung convicted, siya pa ngayon yung parang lumalabas dito sa kanyang sarili, palalabasin niya na malinis siya. Abay naman, tapos si Morales na wala pang conviction, yun yung sinungaling at hindi dapat pagkatiwalaan. Samantalang si Jinggoy Estrada, na talagang convicted, na nakulong na nga ng 3 years ba yun? Sila nila ni Bong Revilla? Oh, in really. Eh, si Morales pa ngayon, yung sasabihing sinungaling at hindi pwede pagkatiwalaan, samantalang si Jinggoy. Aba naman, ganun na ba ngayon yung sa Pilipinas? Baliktad na? Yun. Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, at ako hindi. Order, order, please, silence. Hindi naman po sa maganda yung sinasabi. Ulitin natin ha. Ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talaga ang hinuhusugahan. Eh, ako yung may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senator. No, please, yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, at ako hindi. Order. Please, silence. So, magbasa tayo ng mga comments dito. Sabi ni Tio Moreno, masakit ang katotohanan, di ba? Jinggoy Estrada, iyak. dito pa, may pinus pa ditong picture. Ito yung mukha ng loser. Ay, nako po. Hindi nagtagumpay sa paninirang puri niya kay Jonathan Morales. Kasi gusto ni ipoportrait dito po ni Jinggoy Estrada na si dating PDEA agent Jonathan Morales ay maraming kaso. Tad-tad ang maraming kaso. So, hindi po siya pwede pagkatiwalaan. Lahat ng mga sinasabi niya o sasabihin niya dyan sa Senado ay invalid po yun. No? Walang saysay. How much more si Jinggoy Estrada na isang convicted criminal sa kasong panunuhol? Dapat ba nating pagkatiwalaan si Jinggoy Estrada over Jonathan Morales? Ito yung gusto niya dito eh. Eh, kaso po, eh, wala. Talaga. O, ito. Andiyan pa yung mugshot ni Jinggoy. Patunay na siya po ay talagang may kaso. Convicted. Ayan. Ito yung mukha ng taong ito na tinatawag pang kagalang-galang dyan sa Senado. Ang magsasabi kay Jonathan Morales na hindi ka pwedeng pagkatiwalaan dahil tad-tad ka ng kaso. Samantalang siya convicted na po, ulitin ko.
magtiwala ba tayo dito sa taong ito? Mas paniniwalaan natin siya na talagang convicted na siya by court ng ating korte sa Pilipinas, samantalang si Morales wala pa? Saan kayo? Mamili kayo doon. Anong masasabi ninyo dito? Para sa akin, nasampal talaga ng katotohanan si Jinggo Estrada rito. Hindi porkit senador siya, siya na lang yung may karapatan kung ano yung sasabihin niya, siya yung tama. At hindi na to dapat nanalo. Iwan ko ba kung sino yung mga 15 million tanga bumoto dito. Bumoto kayo ng isang kandidato, convicted criminal. Ayos din pala mga utak ninyo, no? So ano, Jinggo Estrada, tagam. Nasampal ka, dyan pa sa Senado. Na ikaw ay talagang convicted. Masarap.